Magandang araw mga bay. Ako nga pala si Ibalita Bay. Huwag yung kalimutan, Ibalita Bay. Meron tayong pag-uusapan ngayon itong bagong banat ni Mayor Basti Duterte ng Davao kay Amy Marcos. Maganda-ganda to ah, dahil ikinakalat ngayon ni Senadora Amy Marcos na nag-sorry daw itong si Basti sa kanya, sa kanyang mga sinabi tungkol kay Pangulong BBM. Eh, nakarating siguro kay Mayor Basti na ikinakalat na ngayon ni Amy dito sa mga vlogger niya ang paghingi ng sorry ni Basti. Kaya ito may initinit pa kung anong mga binanat ni Mayor Basti. Panoorin natin. Pero kung bago ka lang sa ating channel, don't forget to subscribe, click notification para palagi kang updated sa ating mga ina-upload ngayon. Narito yung mga banat ni ano. Nakakatawa talaga eh, no? Itong mga politiko talaga nato. Talagang ang hilig-hilig nila talaga may paglaro. Play natin. Binanata ni Davao City Mayor Basti Duterte si Senator Amy Marcos. Huwag daw siyang gamitin sa drama at tinawag pa niyang mambobola ang senadora. Nilinaw din ng alkalde na ang kanyang pagsosorry ay hindi dahil sa mga birada tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Tigilan na ang drama. Yan ang patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa ate ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Sa Facebook post ni Mayor Basti kagabi, nilinaw niyang hindi siya humingi ng tawad kay Pangulong Marcos. Kay Senator Amy raw siya nagsorry dahil naawa siya sa senadora at hindi sa mga banat niya kay PBBM. Isang linggo nang nakalipas sa isang leaders forum sa Davao City nang hamunin ni Mayor Basti si PBBM na magbitiw sa pwesto. Mr. President, kung wala kay gugma, kung wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. January 30 naman, kinumpirma ni Senator Amy na personal daw na nagsorry sa kanya si Mayor Basti. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman eh, ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang mag-re-revolution yung... Ito yung mahirap. Kasi sa mga sinabi dyan ni Amy Marcos na ikukulong pa naman yung tatay mo, ate mo, diba parang magaling to may paglaro si Amy Marcos eh. Magaling talaga to makipaglaro sa pagiging politiko. Grabe. Iyong kuan damdamin. Pero sa bagong pahayag ng Davao City Mayor, tinawag niyang mambobola si Senator Marcos. Tigilan na raw ng senadora ang paggamit sa kanya. Pinalagpas niya raw noon si Amy pero hindi pa rin daw ito tumitigil sa paggawa ng ingay. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Senator Amy tungkol dito. Pero para sa dating senador na si Antonio Trillanes, nasa lahi na raw talaga ng pamilya Duterte ang kabastusan. Kaya sana raw matuto na si Senator Amy. Para naman sa isang political analyst, normal lang ang ginagawa ni Senator Amy na pakikipag-ugnayan sa magkabilang panig ng mga Duterte at Marcos. She's just trying to solve the problem by opening the communication line.
Alam mo yung ginagawa dito ni Senadora Aimee? Namamangka sa dalawang ilog. Siyempre, kapatid. Tapos, kailangan niya dikitan si BP Sara. Dahil once na maging pangulo yan si BP Sara, diba? Kailangan niya yun. Kailangan niya yun talaga. Kailangan niya talaga dumikit dyan. Alam niyo nang ibig kong sabihin. Kailangan niya makipagkaibigan talaga. Dahil magkaibigan sila eh. Between the Marcoses and the Dutertes. Oh, so kapag man siya yung ano, gusto niya magtuloy-tuloy yung pag-uusap at siya yung magiging tulay. Tingin pa ni Professor Coronacion, masyadong malalim ang galit ng mga Duterte sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi nga naging maganda ang trato ng administrasyon kay Vice President Sara Duterte, tapos kay former President Rodrigo Duterte na nariyan ng ICC, patuloy na nangungulit patungkol sa kanyang kaso. So I think majority of the members of the Duterte family have been treated badly under the current administration. Sa isa namang bagong vlog ni PBBM ay buwelta siya sa nangyayari ngayong away politika, partikular ng pamilya Duterte laban sa administrasyong Marcos na nag-ugat sa issue ng People's Initiative para sa charter change. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakan pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Maganda yung huling balita, yung sinabi ni PBBM. Magbago na tayo. Dahil kung walang bagong Pilipinas, walang bagong tao. Okay. Pero ito lang. May ano lang ako. Hindi naman ako eksperto sa mga politika, di ba? Ang sa akin lang kasi itong si Aimee Marcos, halatang halata na mayroon siyang agenda sa mataas na posisyon. Gustong gusto niya ito maging kadikit ni BP Sara. Malamang ito BP ay Sara ay mito sa 2028 kapag tuloy-tuloy yung pagiging magkaibigan nila dalawa. Kasi maingay na si Aimee yun eh. Kung ano-ano na lang ano, lalala. Parang ganun eh. Pero wala namang ano, kasuhan. Ano lang kung sa ang ginagawa niya dito, parang kampi siya sa kabila. Siyempre kapatid, kampi siya dito sa mga Duterte. Parang taga-awat siya na huwag mag-away ba, parang ganun. Ang problema nito, basta, ayoko na lang magsalita kasi wala tayo sa posisyon para pangunahan sila, pero yun lang yung mga nakikita natin na posibleng mangyari.
Kasi ito naman, pwede naman nila kasuhan yan eh. Diba? Parang ang nangyayari ngayon eh, Duterte at saka Marcos na lang eh. Yung nasa social media, no? Parang ganun eh, Duterte, Marcos, Duterte, Marcos. Tapos si Amy, away niya, pinsan niya. Diba? Eh, sino ba si pinsan niya, si speaker, diba? Tapos, Marcos, ay, Duterte, Marcos na naman. Duterte na naman. Marcos na naman. Duterte na naman. Parang gusto mong yari ito. 2028. May Pizarra, presidente. After 6 years, Amy Marcos, presidente. Tapos, after 6 years ulit, Duterte na naman. Parang gano'n, no? Walang matapusan. Diyan sa mga kababayan natin, ha? Mga sa mga viewers natin, mga followers natin, mag-isip-isip kayo. Nako, mag-isip talaga kayo. Mag-isip-isip kayo nung maigi. Balikan natin yung issue ni ano. Balikan natin yung issue ni Mayor Basti. Nakita ko yun sa Facebook eh, yung post niya. Na sa Tagalog pa, Tinagalog naman niya, pero yung dulo, Bisaya. Sabi niya dito, itigil na yung panggagamit sa mga Duterte ni Amy. Tapos may karugdog pa, pinalagpas ko na yan noon. Ibig sabihin, may kasalanan na to si Amy noon pa. At pinatawa lang basti. Diba? Matalino to si Amy Marcos. Talino to. Kaya lang may tatalino pa ba sa matalino? Palaban talaga to si Basti. Si pulong ano lang eh, masyadong high blood. Pag nagsasalita siya, paggalit-galit talaga. Si iba naman si ano, pantay balance, galit, sidigong patawa, galit, patawa. Parang ganun balance. Si pulong talaga galit talaga. Na okay, yun lang guys.